bagay. Kumbaga ang sa atin, basta importante. Ako yung sinigil ng drama. Sabot na, anong sabot yung mga issues na natin sa atin. At least, partly na mismo ang decision, magpa siya. Kaya yun, naniniwala. Kumbaga, Ano na sabi mo sa sarili mo na paglabas mo, hindi mo nagagawin, parang ganun, na na-realize mo? O iiwasan mo, o ayaw mo? Alam mo naman, mali. Pagka, pagka-klaro na tatapos sa yun talaga. Napagsabihan na ako na isang senador dyan. Huwag ka magdadeklaro ng maaga. Papag-paplan ko yun na nakakasabi sa akin ng si Nito Pani. In-announce lang na yung partido ko, natatagal ko ang higher position. Hindi nagtagal. 2 weeks, 3 weeks, boom. Wala na, Miguel. Siguro may survey sila, let's move forward. Isipin na lang natin yung para sa bayan. So, Masakit na po yung dinanas ng aming pamilya.
Yung sa akin, grabe. Hindi lahat ng santo, lahat ng Diyos sa tawagin. Pero ang Panginoon talaga, pinabayaan. Senator Bong, anong mga na-appreciate mo kay Mayor Laman during those times? Sinaka na-appreciate mo sa kanya? Doon ko na-realize kung gano'n niya ako mawalaan. Parang sinabi ko. Ay, hindi mo na-realize. Nung mula na-realize, Senator? Yun ko na yung may kasalanan ako sa kanya. Pero, siyempre, kailangan lang yun. Yun. Pero dahil siya yung tumitig na hinatatay ng tahanan. Doklat, siya yung ikot sa buong bansa para ikampanya ako noong unang tumitig na habang napapanood ko yun sa TV, tapos noon ako na hindi ako nagkamali ng pagkili sa kanya ang asawa ko. Senator Bong, if ever, sino gusto mong makapareha? Kababayan natin sa mga Pilipino, ngayong nandito ka na, malaya ka na, napatunayan mo na walang pangkasalanan. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa akin. Anywhere I go, nakaikot na po ako ng Luzon, Visayas, at Mindanao sa napakainit na pagtanggap sa akin. Maraming salamat po. Akala ko nga po, hindi niyo na ako mahal. Pero nung umikot po ako, talagang damang-dama ko po ang pagmamahal. Dahan po ako ng Visayas, at po, Pangasinan, Davao, General Santos, napakainit po ng pagtanggap ninyo. Kaya maraming salamat. Sarili mo bilang isang ibon with matching background music na ibon lang may lahat ng mga ulo may umiiyak. Biyak ba? Kung itinuring ko yung aking sarili upang ano, parang ibon, lumipad na palabas, ano? Pero hindi. Siyempre, ang sa atin lang, simula nung nakulong tayo, gusto natin lumabas ang katotohanan. Kumbaga, malinis yung aking pangalan, malinis ang pangalan ng aking pamilya. Yun na lang ang hanggan mo sa buhay mo eh. Dahil kung isipin mo yung time na ginigiba ako nung halos isang taon yun, isang taon tuloy-tuloy, non-stop, diba? Ang tingin sa'yo lahat ng tao parang magnanakaw yan, masamang tao pala yan, ganito yan, ganito. Parang gusto mo na maglahaw eh. Gusto mo na mawala sa mundo. Yun, dahil yung kahihiyan na inaabot po na pakasakit nito, parang bakit ganito? I don't deserve this, di ba? Pero sa parang naiyak ka talaga? Oh yes. Sabi ko nga, baka drum ng luha na lumabas yung mata ko. Hindi exaggerated yung totoo yan. At ipaglabas mo, ipag ang mga kauli ng pelikula, Sen Bong, gagawin mo ng dramatic. Hindi ba? Gusto ko, comedy. Sige, para kamay pa, no? Okay, thank you, ha? O, comedy muna, tapos ako. It's a question from Dina. Senator, Yeah. Question lang ho, what kept you going when you were inside for 4 years? I mean, what kept you strong and hopeful? Family,
ng God. Ano po yung mga, how did you keep yourself busy inside? I work out, I read books, Bible, yan, magpa-Bible study kami. Kung mag-misa nga kami doon, ano eh, sa umaga, isang Catholic, isang Bible study, praise and worship. Sabi ko, baka lumagpas na tayo sa langit dito. Lalo-lalo na nandun pa si Senator Jinggoy. Actually, nung yung first ano, 3 years si Jinggoy, ano? 3 years. Yun talagang at least masaya kasama si Senator.